Hello mga uncles, for today, I will be unboxing the Cat Eye Pantone Plus. So, model niya is CCPA110W. Itong model niya. Before unboxing, so backlight po siya, auto start stop, all weather, good for all weather conditions po to. Click tech na rin po siya, flex tight, mayroon siyang low battery indicator, and of course meron po siyang 2 years warranty. So, meron po siyang 8 functions and malabo sa camera, current speed, average speed, maximum speed, trip distance, total distance, moving time, clock, saka stopwatch. Saan natin ang Cat Eye Pantone Plus dito, open. Before natin tingnan yung mismong unit, tingnan muna natin yung mga kasama ng box. Yung mismong accessories. So, meron po siyang bracket rubber. Next po ay ang dalawang nylon tie or cable tie. Meron po tayo ng magnet. Well, magnet na to para po dun sa sensor natin. Importante po ito. Ito yung dial naman po ito para dun sa ating bracket. Ito yung sensor rubber pad. At ito naman yung bracket. Yung bracket, ilalagay niyo po siya dito. Ito naman po yung ilalagay natin sa handlebar. Saan mo po gustong ilagay. So, ito po yung ating sensor. Tapos, meron po siyang kasamang manual or yung guide natin. Paano natin ikakabit yung ating Cat Eye Pantone Plus wireless. So, nandito. Step by step po yan. Ito. Ito yung mga address ng mga distributors ng Cat Eye. Tingnan po natin itong mismong Cat Eye Pantone. Nakalagay po Cat Eye. So dito sa likod, makikita nyo dito, may tatlo pong buttons dito. Yung una po, ito po yung AC or reset button. Next naman po is yung, ito yung menu button. Then this is the mode button. Pag bubuksan natin to, pipindutin lang po natin yan. Kuha lang po ako ng toothpick. So ito na nga, may bagong toothpick. Sana po natin yung unit. Bukas na siya. Sabi niya, unit. So, mamimili ka ngayon dito kung gusto mo ng kilometer per hour or miles per hour. Pipiliin ko po is kilometer per hour. Pindutin niyo po ulit yung. So, ito naman, kailangan po dito is yung code ng bawat tire size. Yung aking pong bike is naka 7.5 by 2.22 po siya. Tingnan niyo po yun. For the tire size, dito niyo po siya makikita. Ayun mo. Medyo malabo. 27.5 by 2.25. Okay, upon checking po ng ating tire size dun sa manual, ang number po is 2182. Kikita nyo sa screen, 2182 po siya. Upon isa't last niya is, kailangan pindutin mo dito sa may mode para lumipat, magbago po yung number. Kailangan 2. Paano po pag lilipat na dun sa next na number? So, ilong press nyo lang po ulit. Yung long press nyo lang po siya, lumipat na po siya. Dapat ito ay 8. Okay, set na po siya sa 8. And long press po ulit, lilipat naman siya. So, 2, 1, 8. Okay na po, balik po tayo dun sa menu. Anong gusto mong oras, pwede mo siyang iset ng 12 hours or 24 hours. 12 hours po tayo. Pag lilipat ka, long press mo lang yung move. The time is 12:56 PM na po dito sa amin. Lipat tayo. Yan po, mahaba-haba to. Mahaba-habang pindutan to. 56. Nagkamali pa pala ako. Mali ulit sa 1. Yan, lapit na bawal magkamali. Uy! Yan. Pag naset nyo na po yung time, bale, pindutin ulit natin yung menu. So,
yan, nakaset na po yung ating Cat iPad Drone Plus. So, ikakabit na po natin siya sa mismo bike. Ikakabit na po natin yung bracket. I-shush nyo lang po siyang ganyan. And then, dapat tama din po yung orientation na ito para pag ikakabit mo dun sa bike, hindi ka naman mong problema. After nun, ito, didikit lang na po natin siya dito sa may bandang likod. Didikit lang po natin hanggang dito. Yan. Didikit na siya. So, para hindi po magasgas yung ating handlebar. Ilalagay naman po natin ngayon yung rubber bracket naman ng ating sensor. Take note po, nakalagay po dito yung sensor zone. Dapat kabit nito pa ganyan. Paganyan dapat yan eh. Cedar paganyan o paganyan. Depende po sa yung kung paano nyo po siya ikakabit. So, ayan. Ilagay na po natin siya doon sa ating bike. Ikakabit na po natin ang ating Cat iPad Drone dito sa may handlebar. Isisit nyo lang naman ito eh. Ikakabit na natin. So, tapos itong dial. Ito yung gagamitin natin pang lock ng ating bracket. Higpit nung humigpit. Pag mahigpit na yan, so pwede na yan. And then, shoot na natin. Yan! Gumanon siya. Ito naman yung tinatawag nilang click tech. So makikita nyo dyan time, distance, average, maximum, tsaka yung auto. Kung ilan na yung natatakbo natin. Next naman po na ikakabit natin is yung kanyang sensor. Kabit po natin siya, pero alalay lang muna. Huwag po natin masyadong ilalak kasi ayusin pa natin yan. Kasama yung sensor. Iba harap. O lalagay ko siya sa bandang harap. Para ayos. Kasi pag ano yung iikot naman eh. Nasa sayo naman yan kung paano mo ilalagay. Pag iikutin mo siya, dapat daw yung distance daw na ito. Yung distance daw na ito, tsaka dito, is nasa 5mm. Para accurate po yung reading ng ating cat eye. Kabit ko muna siya. Papakita ko po sa inyo kung anong itsura niya pag nakabit na. And ikabit ko na ang kanyang magnet para po sa ating sensor. So tignan nyo lang po yung sensor zone. Sensor zone sabi niya. Then yung clearance. Check nyo po. Dapat halos magdikit na po yan. Pero maglagay ka ng clearance na nasa 5mm yung agwat. Para hindi naman tumama yung ating sensor. So kapag okay na po siya, pwede na po natin siyang lagay na natin po siya ng maayos. Higpitan na po natin ang ating cable tie. Test muna na po pala natin. Test natin. So, tingnan natin kung gagana yung... So, ayan. Gumagana siya. Ayan. Isa pa. Testing natin. Gumagana siya. Ayos, ayos. Ayan. Pero ride check natin siya ngayon. So far, gumagana siya. Bilisan natin ng konti. Yeah. Kung tatanungin niyo po ako kung saan ko na-score tong Cat iPad Drone, nabili ko po siya kay Sir Chris ng 21 bike parts. Tingnan nyo na lang po sa screen. Tapos yung link, ilalagay ko na lang po sa description para mag-visit nyo po yung FB page niya at tanongin nyo na lang doon kung magkano yung price. So hanggang dito na lang po. Love natin. Don't forget to like, share, and subscribe po sa aking YouTube channel. Pakiclick na rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga videos na i-upload po. Shoutout nga pala kay Marlburn Valdez.
Borong, congratulations sa'yo sa iyong healthy baby boy, Marlbricks.